Hindi pa man nagsisimula ang Metro Manila Film Fest, may namumuunang kontrobersya. Kita ng mga nakaraang MMFF, kine-question kung saan napunta. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang Metro Manila Film Festival, may namumuunang kontrobersya. Kine-question ng Film Academy of the Philippines kung saan napunta ang kita sa mga nakaraang Film Fest. Saksi si Cesar Apolinario. Sa mismong araw ng Pasko, gaya ng mga nagdaang taon, iba-ibang pelikulang Pilipino na naman ang bibida para sa Metro Manila Film Festival. Merong aksyon na hatid nina Robin Padilla sa 10,000 Hours at Boy Golden, ni Arturo Porcuna Story ni E.R. Ejercito. Merong comedy tulad ng My Little Bossings nina Vic Soto, Raisa May Dizon at mag-inang Chris Aquino at James Bimbiyap. Kimidora, ang kiemeng prequel ni Eugene Domingo at Girl Boy Bakla Tomboy nina Maricel Soriano at Vice Ganda. Sa horror film na pagpag naman, tampok sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Habang sa historical drama na San Pedro Kalungsod, Batang Martir, bibida si Rocco Nacino. Sa musical na Kaleidoscope World, tampok sina Seth Cadayona at Yasi Pressman. Pero wala pa man ang Film Fest, may kontrobersya na agad. Tanong ng Film Academy of the Philippines o FAP, kung milyong-milyong piso kada taon daw ang nadadagdag sa kita ng MMFF, bakit lumiliit ang nabibigay sa mga beneficiary kaya nila at ng mall fund? Magdududa ka kung bakit isa lang namang account yan, bakit ang dami ng figures, bakit nagpapalit-palit? Sabi ng FAP, ayon sa report ng Commission on Audit mula 2002 hanggang 2009, may git 159 million pesos daw ang hindi nabigay sa beneficiaries. It needs an investigation. Sabi, gusto natin ngayon tuwid na daan. Tuwid ba ito? Tuwid ba yan? Questionable rin daw ang apat na versyon ng financial statement na isinusumite ng MMDA sa Senado at iba pang ahensya ng gobyerno. Kaya muling binuhay ni Martinez ang panawagang ibalik ang pamamalakad ng MMFF sa mobile fund at sa film industry. Pinag-iisipan pa raw ng FAP kung irereklamo nila ang MMDA. Sinubukang kunin ng GMA News ang panig ng MMDA pero wala pa itong tugon sa ngayon. Cesar Apolinario ang inyong saksi.